Ngayon po, tingin sa inyo na lang po. Okay, so wait lang natin ulit yung iba na maki-join. Okay, so pasensya na kayo kanina, medyo na-delay lang tayo dahil nagkaroon ng technical difficulties. Okay, so dito tayo na hinto bago mawala yung connection natin. So ipagpapatuloy natin yung mga remaining questions. So wait lang natin yung iba, ha? Naririnig ako. Naririnig ako. Ito sigurado hindi na manginginig pa mamaya kasi naka-steady na yung video. Naririnig ako. Paki-comment na lang kung naririnig ako. Kinawag ka ba? Ito sa sir mo. Michael? Matami yung ano mo sir. Train pa sir? Yan, yan yung mga ba yan? Okay. O sir mo ka rin? Ha? Di ba may mga iSubd ako? iSubd? Oo, tingnan ako. Pa-verify ako kung magkano babayaran ko. Ganun pa rin yung mga. Hindi po nga sir. Kung ganun pa rin yung mas? Oo. Kahit ano ko rin? 30? 11 subjects? Ito ba may mga low 2 sa low 3? May? Low 2 sa low 3. Kaya pa iwan mo? I-add mo? Okay na. Anong, hindi na hindi na papasok dito? Hindi na. Hindi na papasok na. Ito yun. Lagay mo dyan. Tsaka yung ano daw kay Kim Madel, yung research. Ayun. Si Dindo mag-tulog. Patay niyo yung sinasabi ni ano. Yung ano sa inyo na rin, ha? Naririnig ako, naririnig. Mahina ba? Mahina? So yun, nakita naman na yung PowerPoint, tsaka stable naman na siya, no? So wait lang natin yung iba, ha? Naririnig ako, naririnig. Eto, malino na ba? So, magandang hapon. Naririnig ulit ako, naririnig na. Verify ko lang ha, para makapag-start mo tayo. Naririnig.
Okay, so since nasa 37 na yung viewers, pwede na tayong mag-proceed ngayon sa next question natin. Ito ay our actual board June 2018 board exam question. Oh, kasi medyo maingay sa paligid kasi nasa load tayo ng school, nasa office tayo ngayon. Ha? Pagpasensyahan nyo na muna yung medyo narinig ng ibang boses ako sa akin. Pukunin ko yun sa'yo, sa'yo yung January. So yun, number 9, develop in the case of weeks versus US in 1914. So ito daw yung pinagmulan ng tinatawag na Doctrine of Protopoisonous Tree. Diba? Ano ba ibig sabihin ng Doctrine of Protopoisonous Tree? Diba? Any evidence that illegally obtained shall be inadmissible inadmissible in the court. Okay? So, ibig sabihin, bago magkaroon ng Mott versus Ohio or Doctrine of Protopoisonous Tree, ito yung pinakanauna. Okay? Weeks versus US in 1914. Sabi dito, it works to exclude any evidence against an individual. So, ito yung mga tinatawag na violation. Diba? Violation of constitutional rights of the person. So, ibig sabihin, ito yung mga, ano, kumukuha ng mga ebidensya. O ito yung mga law enforcer na kumukuha ng ebidensya pero walang may pakitang search warrant. Okay? Kasi hindi magiging legal na proseso ang pagkukuha ng mga, ano, illegally evidence hanggat walang search warrant na may po-provide. Diba? So kapag kapinit mo pa rin, pinuha mo pa rin yung pagmamayari ng isang tao kahit na nasa wala, na kahit wala sa search warrant, yun ay, ano, violation of the constitutional rights of the person. Diba? Under Article 3 ng 1987 Philippine Constitution. Okay? Naririnig ako? Naririnig ako? Naririnig? Naririnig ba ako? So, anong sagot dito? Okay? So, syempre, si Hammurabi Law, iba naman yan. Diba? So, yun yung pangalawang, ano, oldest code sa buong mundo, yung Code of Hammurabi. Pwede yan. So, ang sagot dito is exclusionary law. O, ito yung tinatawag na Doctrine of Protopoisonous Tree. Thank you.
sa wait lang ako. Hindi ko kaya mo sa wait. Diyan ko lang yung... Okay, saan nakikita ba ulit? So sa tingin nyo, anong sagot dito sa number 9? Okay? So ito yung tinatawag na exclusionary law. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya na makukuha bukod sa search warrant or wala sa search warrant is ano? Diba? Violation of exclusionary law. Okay? Diba o? Okay, no? So pasensya na ulit ha, medyo mahina yung connection natin. So ulitin ko yung tanong sa number 9 ha, kung bakit siya naging exclusionary law. Okay, so ito yung pinagmulan ng tinatawag na doctrine of fruit of poisonous tree. Diba? Ulitin ko, kapag sinabing fruit of poisonous tree, any evidence that illegally obtained shall be inadmissible sa korte. So ibig sabihin, lahat ng ebidensya na nawala sa search warrant at kinuha mo pa rin, yun ay violation. Diba? Yun ay violation ng exclusionary law. Okay? So, unang legal basis nito sa US, Weeks versus US. Diba? Isang private residency ang nireed ng mga police. So, although may violation yung ano, si Weeks, may violation to, kaya lang, yung mga police o yung mga law enforcement agent na nakasama sa Redis, may mga kinuha pang ebidensya bukod sa nakalagay sa search warrant. Diba? Of course, hindi mo pwedeng kunin basta-basta yung mga ebidensya na wala sa search warrant unless walang, hanggat walang proper court order kung ano dapat gawin dun sa ebidensya na nakita dun sa ano, or during conducting search warrant. Naririnig? Okay? Una, Weeks versus US noong 1914, tapos yung pangalawa, Mapp versus Ohio, di ba? Noong 1961. Di ba? Mapp versus Ohio 1961. Doon na na-introduce yung tinatawag na doctrine of fruit of poisonous tree. Di ba? Any evidence that illegally obtained shall be inadmissible sa korte. Pag sinabing inadmissible, hindi siya tatanggapin kahit sabihin natin ano, 'di ba? Hindi siya tatanggapin ng korte kahit meron siyang or pwede siyang gamitin as instrument of crime hangga't wala sa search warrant. Okay? So familiar naman tayo sa tinatawag na Miranda Rule, 'di ba? So pag sinabing Miranda Rule, ito yung constitutional rights ng isang tao habang siya ay inaaresto or during na siya ay inaaresto, 'di ba? So dapat banggitin, pag arestin ng isang tao, dapat banggitin yung mga karapatan niya, 'di ba? Yung karapatan niyang manahimik, kumuha ng sariling abogado, at karapatan niyang alamin kung ano yung inirereklamo laban sa kanya, 'di ba? Ito ay makikita sa Article 3, Section 12 ng 1987 Philippine Constitution, di ba?
na inamend ng Republic Act 6438. Ito yung constitutional rights ng isang tao habang siya ay inaaresto or iniimbitahan sa presinto. Okay? So, ulitin ko, naririnig ba ulit ako? Naririnig? So, sa mga medyo nagugulan sa ano natin, tawag ito, sa internet connection kasi dito sa ano, medyo mahina. Pagpasensya nyo na ngayon, bawi na lang ako sa mga susunod. Okay? So, tandaan nyo to, Weeks versus US, yan yung ano, pinagmulan ng Doctrine of Root of Poisonous Tree. Yung famous na map versus Ohio. Okay? So, let's proceed to the next question. Next, number 10. Huwag nyo kakalimutan tong question na to. Okay? So, sabi sa number 10, pag may mga question kayo regarding sa mga ano, sa mga tanong dito na medyo hindi nyo naiintindihan na gusto nyo i-clarify, mag-comment lang kayo dito, ha? Kasagutin natin yan. Okay? So, sabi sa number 10, ito yung tanong. Articles and materials which are found in connection with the investigation. Diba? Yan na, may keyword na kayo. Articles and materials. So, ibig sabihin, itong mga klase na ebidensya na ito nakikita sa crime scene. Pwedeng makita, mahawakan, or maamoy. Okay? Ito yung pwedeng gamiting ebidensya sa kung sino man yung nag-commit ng krimen. Okay, sa tingin nyo, anong sagot dito? Pwede nyong basahin na, pwede rin kayong sumagot. So, kung sasagot kayo, dito na lang sa comment. Okay, para mababasa natin. Okay, sa tingin nyo, ano kayong sagot dito sa question na to, yung number 10? Sa board exam kasi namin noong 2015, lumabas to or tinanong to sa exam namin noong 2015. So, ano daw ang tawag sa articles and materials na makikita sa crime scene na merong connection doon sa suspect, sa pagkakakilanlan ng suspect, pwede siyang ma-identify. Diba? So, ang tamang sagot is tama si Junjun Dasabas. Ang sagot dito is letter A, material or physical evidence. Pag sinabing physical evidence, ito yung nakikita na amoy or yung ginagamitan ng 5 senses. Okay? Ginagamitan ng 5 senses. Physical evidence. At ang physical evidence ay merong 3 uri. Okay? Ano-ano ba yung 3 uri ng physical evidence na makikita sa crime scene? Okay? So, ano-ano yung 3 uri ng physical evidence na makikita sa crime scene? Ayan o, yung letter B, C, tsaka D na choices. Yan yung 3 uri ng physical evidence na makikita mo sa crime scene. Okay? Diba ganyan na sinabi ko, physical evidence, ito yung ano, ginagamitan ng 5 senses. Pwedeng maamoy, makita, maramdaman, at marinig. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ng corpus delicti? Diba? Yan ay Latin term na ang ibig sabihin ay body of the crime. Diba? Corpus delicti pertains to body of the crime o yung mismong bangkay. Diba? Kasi hindi mo naman malalaman yan kung may nangyaring krimen, kung may pinatay man or ano, may naging biktima hanggat walang body of the crime. O yung tinatawag na corpus delicti, ibig sabihin yan body of the crime. Okay? Where the crime was committed. Okay? Ano yung pangalawa? Associative evidence. Take note, pag sinabing associative evidence, any evidence found in crime scene which may links to the suspect. Okay? Pag sinabing associative evidence, ito yung links. Ito yung mga ebidensya na naiiwan sa
crime scene na pwedeng pagkakakilanlan ng suspect. Okay? Halimbawa, may naiwan na fingerprint doon sa crime scene. Diba? May naiwang bakas ng dugo doon sa crime scene. Diba? So, pag sinabing associative links, links sa pwedeng makilala yung suspect dahil sa ebidensya na naiwan niya sa crime scene. Diba? Kung tawag ito, diba? Kung naalala niyo yung famous na si Edmond Locard, diba? Sino ba si Edmond Locard, diba? So, si Edmond Locard ay isa sa mga sikat na investigador sa bansang France, diba? Siya rin yung tinatawag na Sherlock Holmes ng France, diba? Famous detective sa bansang France. Sherlock, si ano? Si Edmond Locard, diba? Siya din yung nagsabi na in every contact leaves a trace. Okay? In every contact leaves a trace. So, ano ba yung trace na binabanggit sa sinabi ni Edmond Locard? Yun yung ebidensya. Okay? Ulitin ko, associative evidence, yan yung links. Pag sinabing links, ito yung mga naiiwan, ito yung mga naiiwan na ebidensya sa crime scene na pwedeng, ano, mapagkakilanlan ng suspect. Okay? So, next, ano naman yung tracing evidence? Tracing evidence naman, ito yung mga klase ng evidence na makikita sa crime scene na pwedeng ma-locate yung sinabing tracing location para ma-locate yung suspect. Halimbawa, sa crime scene, meron na iwan ID dun sa suspect. Of course, merong address yun, ipeder. So, pwede matuntun yung ano, suspect kung saan siya nakatira sa pamamagitan ng ID na naiwan niya sa crime scene. Yun yung isa sa tinatawag na tracing evidence. Nakuha nyo or nagets nyo ba? Si corpus delicti, associative evidence, tsaka tracing evidence, yan yung tatlong klase ng physical evidence na makikita sa crime scene. Okay? Pag sinabing physical evidence, tandaan nyo lang yung keyword na cat or pusa, di ba? C-A-T. Diba? Physical evidence, tatlong uri, sundin nyo lang yung C-A-T. C stands for corpus delicti. A stands for associative evidence. And T stands for tracing evidence. Ah, ito pala yung tatlong uri ng physical evidence. Kaya nga siya tinawag na physical evidence, lahat ng makikita na ebidensya dun sa crime scene na pwedeng pagkakakilanlan. Ano pa? Pwedeng matunton. Diba? Pwedeng matunton ng ano? Kilanlan ng suspect kung saan siya nakatira. Kasi sa panahon natin ngayon, madali na lang kumalat yung information. Lalong-lalo na sa mga suspect kung sino man yung gumawa ng krimen. Diba? So, active naman tayo siguro sa mga tinatawag na social medias. Diba? Although si social media is nakakatulong din to spread the information. Diba? So, yan yung tatlong uri ng tinatawag na physical evidence. Okay? Pero baka malito kayo, ha? Malito kayo sa mga definition, ha? Di ba, corpus delicti, ang tatandaan nyo lang dito, body of the crime. Tapos si associative evidence, any evidence that may be found in the crime scene. Ang tatandaan nyo lang sa salitang associative evidence, links. Okay? Ang tatandaan nyo lang sa salitang associative evidence, yung links. Links. Pagkakakilanlan. Di ba? Pag sinabi naman tracing evidence, ang tatandaan nyo lang dito, locate the suspect. Okay? So, ang sagot sa number 10 is physical evidence. Okay? So, ulitin ko ha, kung may mga hindi kayo naiintindihan sa mga tinatopic natin ngayon, pwede kayo mag-comment ng mga itatanong nyo. Okay? So, tatry din natin sagutin yung mga questions nyo. Okay? So, let's proceed to the next question. Ito, putya. Sige nga, kapag kung nakikita niyo yung PowerPoint, ano kaya sagot dito? Antayin ko yung sagot niya sa comment.
the female blowfly which typically lay its egg, diba? Dito marami nagkamali. Nung December 2018 board exam question, tinanong to. Okay, kung na-recall nyo yung tanong na to, o kung may nagsabi sa inyo ng tanong na to, ano kayo isasagot nyo dito? Kung kayo yung mag-ano? Kung kayo yung nag-exam? Ano kayo sagot dito? Saan daw usually nangingitlog ang mga blowfly? Diba? Alam nyo, kung malilito kayo sa question na to, ang tatandaan nyo lang yung salitang, ano, blowfly. Diba? Pag sinabing blowfly, from the word itself, ito yung keyword daw, yung fly. Pag sinabing fly, diba, sa ano, Tagalog, langaw. Diba? Langaw. So sabi dito, yung female blowfly o babaeng langaw is usually saan siya nangingitlog. Okay? Saan nangingitlog usually ang mga, ano, langaw. Sagot dito, di ba, saan pa ba kundi sa mga nabubulok na laman or rotten flesh. Di ba usually kapag may mga nakikita kayong patay na hayop, patay na tao, di ba, dinadapuan ng mga langaw at doon nila pinangingitlogan. Di ba? Rotten flesh, ito yung mga nabubulok na laman. So usually, dumadapo yung mga langaw kapag may mga bangkay na inaagnas. Okay, so may mga nakatama naman dito, no? So rotten flesh ang sagot o sa mga bulok na laman ng patay na tao or hayop. Okay? Diba? So pati ba naman si langaw is tinatanong sa board exam question, diba? Kasi mahalaga ang ano, mahalaga rin ang mga insekto in order to determine kung gaano nakatagal yung bangkay doon sa crime scene. Take note, huwag niyong kakalimutan to ha, baka itanong ulit to ha, female blowfly nangingitlog sa mga rotten flesh. Pag sinabing rotten flesh, mga nabubulok na laman, loob ng patay na hayop or patay na tao. Okay? Ulitin ko, mahalaga ang mga ano, papel din ng mga insekto sa pagdetermine ng time of death ng isang tao. Kung ilang oras ng patay yung isang tao sa pamamagitan ng pag-examine nila ng mga insekto gaya ng langaw, mga kuod, di ba? Anong tawag dun sa pag-aaral na yun? Forensic forensic entomology. Di ba? Pag sinabing forensic entomology, study of the role of the insect in determination of time of death. So ilang araw bago magkaroon ng ano ng langaw? Usually within 24 hours after patay na yung isang tao, aalingasaw na yan. So yung aalingasaw na amoy na yun, yun ay mabango para sa mga langaw. Usually magkakaroon ng langaw to within 24 hours after death ng isang tao. Diba? Langaw lang ang umpisa niyan. Pag may nakita na kayong uod at langaw doon sa ano, bangkay, ibig sabihin almost 48 hours nang patay yung tao. Okay? Lilitaw yung langaw sa loob ng 24 hours. Nalangawin na yung bangkay. Pag may nakita na kayong mga uod doon ng ano, may mga nakita na kayong uod o yung mga anak ng langaw, ibig sabihin within 48 hours patay na yung tao na yun. Okay? So tatandaan nyo yung salitang fly or langaw. Usually naman kasi dumadapo yan sa mga ano, bulok na laman ng tao or ano, hayop na patay. Okay? Sa water, wala naman kayo makikita ang insekto na nangingitlog dyan. Sa canals, tsaka sa drainage, meron mga langaw. Mga mosquito or lamok. Oh, yun, kapag may maggots na. Yung maggots, ang Tagalog, yun yung ano, uod. Yun yung itlog ng ano, yun yung itlog ng langaw. So, ibig sabihin, pag may nakita na kayong uod, inuuod na yung bangkay, ibig sabihin, 48 hours nang patay yung tao. Kaya mahalaga yung insekto rin sa pagdetermine ng time of death ng isang tao. Okay? So, let's proceed to the next question.
Ito, hindi nawawala sa board exam tong question na to. Okay? Ito ay hindi nawawala sa board exam question. Okay? So, the number of person who handled the evidence from the scene of the crime and between the time of the commission of the offense came up to final disposition of the case. So, sa Tagalog, ito yung ano, ito yung proper procedure ng pag-turnover ng ebidensya. Apan na pinulot siya sa crime scene, dinala sa laboratory at ibinigay sa investigator on case para siya ang mag-provide ng ebidensya doon sa suspect. Okay, so ang sagot dito is chain of custody of evidence. Okay, wag nyo kakalimutan yung ibig sabihin ng chain of custody of evidence, di ba? Refers to a number of person who handle the evidence, di ba? Kasi sa ano, sa evidence collection, di ba? Sa SOCO merong mga miyembro 'yan, di ba? Sa SOCO may 7 members. SOCO is composed of 7 members. So ibig sabihin yung 7 members na yan, may mga kanya-kanyang ano, trabaho pagdating sa crime scene. Okay? Siyempre ang mamamahala dito si evidence custodian tsaka si evidence collector. Okay? So ang sagot dito is chain of custody of evidence. Ito yung turnover ng ebidensya at the moment na kinuha sa crime scene. Nilagay ng marking of evidence, di ba? Nilagay sa mga plastic seal. Tapos in-examine sa ano, crime laboratory. Upon examination, itinurn over na sa investigator on case para ma-provide yung ebidensya doon sa korte. Later, sir, paano po pag ang tao nilangaw kahit buhay pa? Mabaho lang yan. Di lang naniligo yan. Ibig sabihin ka siya, nilalangaw. Patuloy na. Okay, so chain of custody ha. Tatandaan nyo lang sa salitang chain of custody, turnover ng ebidensya, pasapasahan ng ebidensya. Okay, so let's proceed to the next question. O ito, tinanong sa board exam ulit noong June 2018 board exam. Okay? So kung nababasa niyo yung question. Which of the following is not, hindi kabilang, one of the example of covert information? Ano ba ibig sabihin ng covert information? Diba? Pag sinabing covert, from the word itself, cover. Pag sinabing cover, either patago. Patago na pagbibigay ng information. Covert. Diba? Covert. From the word itself, cover. Tinatago. Diba? Pag sinabi namang overt. Ibig sabihin yan yung tinatawag na open information. Covert naman, close information. Okay? So, alin daw ang hindi kabilang sa tinatawag na close information pag sinabing covert? Okay, sige. May mga... Okay, very good. Patago. Okay? Ulitin natin, ha? Hindi daw kabilang sa sinasabing close information or covert information. Okay? So, take note, meron po tayong tinatawag na regular source of information. Okay? Meron po tayong tinatawag na source of information. Okay? Ano-ano ba yung mga source of information? Number one, nandito yung tinatawag na ano? Regular source. Ulitin ko, ha? Meron tayong tatlong uri ng source of information or ano, pinagkukunan ng information. Okay? Number one, meron tayong tinatawag na regular source. Pag sinabing regular source, di ba?
Usually, nakukuha natin yung impormasyon sa pamamagitan ng public records, gaya ng news clippings at mga newspaper. Diba? Pag nababasa tayo ng newspaper, diba? Lagi natin napapabalitaan na mayroong mga krimen na nangyari. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng information na may nangyaring krimen. Yun yung tinatawag na regular source of information, gaya ng public records. Diba? Ano pa? News TV, tsaka news clippings. Okay? Ano pa? Yung pangalawa, meron naman tayong tinatawag na cultivated source of information. Diba? Number 2, ito yung tinatawag na cultivated source of information. Pag sinabing cultivated source of information, dalawa yan. Diba? Informer tsaka informants. Ibig sabihin, yun yung legit na pinagkukunan ng information. Yung sa cultivated source of information. Okay? Ulitin ko, sa cultivated source, nandyan si informer tsaka informant. Alam mong pagkakaiba ng informer sa informant? Tatandaan nyo, kapag sinabing informer, nagbibigay siya ng information either sa mga police or kahit sino man, na ang kapalit ay ano? Pera or reward or promise. Magbibigay ka ng information pero may kalakip na reward. Tama ba? Pag sinabi namang informant, nagbibigay ka ng information voluntarily. Wala kang hinihinging kapalit. Nakukuha nyo? Diba? Nakukuha nyo yung ano, yung sinasabi ko. Cultivated source, dalawang uri. Diba? Informant, tsaka informer. Informant, may bayad, nagbibigay siya ng information na meron bayad or gusto niya ng reward. Si informants naman, nagbibigay siya ng information pero walang hinihinging kapalit or bayad. Okay? Tapos yung pangatlo sa source of information, yung tinatawag na grapevine. Yung tinatawag na grapevine. Pag sinabing grapevine, itong information na to, o ito yung source ng information na kung saan nanggagaling sa mga ex-member ng organized crime group at ex-convict na binubunyag nila yung mga ano, modus operandi nila nung sila ay nasa ano, o nung sila ay miyembro pa. Okay? O yun, di ba? Informant or information, same lang yan. Informant or information, diba? Giving information, ano? Consideration. Informer, giving information with consideration. Okay? So, ang sagot dito is, ano? Hindi kabilang sa covered information, syempre, public records. Kaya nga public eh. So, ibig sabihin, pre-access na makakuha tayo ng information. Tama ba? Public records nga eh. So, ibig sabihin, pwede natin makita o pwede tayo makakuha ng source information sa pamamagitan ng public records gaya ng pagbabasa sa radyo, pagbabasa sa dyaryo, panonood ng TV at pakikinig ng ano, radyo, yung mga balita. So, ang sagot is okay? Okay, next. The most unusual style of interrogation. Transformer. Okay, next. The most unusual. Pag sinabing unusual, hindi ginagamit or hindi madalas gamitin or hindi talaga siya ginagamit. Style of interrogation. Okay? So, pasensya na ulit ha dahil sa internet natin. Okay? So, yun nga. Balik tayo sa question. The most unusual style of interrogation. Diba? Ano ba ibig sabihin ng interrogation? Diba? Ito yung klase ng pagtatanong. Diba? Diba? Ito yung sinasabing most skillful type of questioning. Pagdating sa obtaining ng ano? Information. Okay? The most unusual style of interrogation. Ano kaya yung sinasabi dito? Unusual. Hindi nagagamit o hindi naman dapat talaga gamitin.
So yung tatlong choices dito is kabilang sa ano, types of interrogation. 'Di ba? Ano kaya sa tingin niyo the most unusual style of interrogation? 'Di ba? Pag sinabing interrogation, most skillful, rigid, vigorous type of questioning. Okay? So sa tingin niyo bilang dito, sa unusual, hindi naman usually ginagamit. Okay? So ang sagot dito is hypnotism. Hindi naman ginagamit ang hypnotism sa pagkuha or pag-obtain ng information doon sa subject sa pamamagitan ng hypnotism. Although yung hypnotism dati is pwede daw gamitin. O nagagamit naman talaga para mapaamin yung suspect. Diba? Siyempre, paggagamit yan ng hypnotism, yan ay disadvantage doon sa proseso na ginagawa mo. Diba? So, alam naman natin kung ano ibig sabihin ng hypnotism. Diba? The most unusual, hindi ginagamit sa pagkandak ng interrogation. Ang sagot is hypnotism. Okay? Si Jolting, si Matt and Jeff at Black on a speed pair is kabilang sa style of interrogation na ginagamit. Okay? Ano ibig sabihin ng jolting? Jolting, ito yung shout or pasigaw. Diba? Ginagamit ang jolting sa mga nerbiyosong tao, sa mga nerbiyosong subject. Diba? Once na sinigawan mo, diba? Once na sinigawan mo yung subject, diba? Kumbaga masisinta or matatakot siya, na agad siyang aamin. Diba? Okay? So ulitin ko, pag sinabing jolting, ito yung shout or pasigaw. Ginagamit ang jolting sa mga nerbiyosong subject. Okay? Kasi sinisigawan nila yung subject, di ba? E kung nerbiyoso ka, syempre masisindak at matatakot ka. Ngayon, mapapaamin ka bilis kapag ka sinisigawan ka kasi matatakot ka. Okay? Yun yung ibig sabihin ng jolting. Applying for nervous people or nervous subject. Okay? Diba? Next is Matt and Jeff. Ito yung dalawang uri ng style ng interrogation, si Matt and Jeff. Diba? Okay? Bakit lang? Yun na, so baka may problema sa internet ko talaga or sa mga signal natin. Kaya medyo mahina ang signal natin, okay? So gaya ng sinabi ko, babawi na lang ako sa mga susunod sa inyo. Okay? So next is Matt and Jeff. Ano ba ibig sabihin ng Matt and Jeff? Diba? Ito yung opposite. Diba? Ito yung opposite o yung tinatawag na sweet and sour types of interrogation. Diba? Sino yung mabagsik dito? Sino yung mabait? Diba? Si Matt, ito yung interrogator na kung saan wala siyang oras para magpaligoy-ligoy yung subject. Ang ginagawa niya, tinatakot niya. Diba? Tinatakot niya para mapaamin yung subject. Si Jeff naman, ang ginagawa ni Jeff is, diba? Si Jeff naman ang ginagawa, ito yung mabait. Ito yung uri ng style ng interrogation na si Jeff is mabait sa subject. Ibig sabihin, binibigyan niya ng simpatya yung subject para mapaamin niya ng mabilisan. Di ba? Halimbawa, ako, may grupo ako. Tatlo kami nahuli dahil sa robbery. So nung nahuli kami, natututuluan kami kung sino yung may pana o kung sino yung mastermind namin. Since ayaw namin umamin, ito yung pinaka-best or suit sa pagkandak ng si Matt and Jeff. Kasi ang purpose nitong Matt and Jeff, may aamin dito talaga or may mapapaamin talaga sila dito sa style of interrogation na ito. Okay? Next is bluff on a split pair. Ano ba ibig sabihin ng bluff on a split pair? Sasabihin ng subject or sasabihin ng interrogator, paano ba yan? Yung isang kasama mong umamin, ikaw daw yung mastermind dito sa nangyaring krimen.
Ngayon, ang mangyayari, magtuturuan ulit yan sa Black on Split Pair, magtuturuan yung mga ano, member kung sino talaga yung mastermind at mapapaamin nila yan. Okay? So, yan yung uri ng interrogation na ginagamit. Jolting, Matt and Jeff, tsaka Black on Split Pair. Hypnotism, hindi po ginagamit as a style of interrogation. Sabihin natin dati ginagamit, pero ngayon hindi na. Style ni Cardo Dalisay. Pwede. Okay, next. Kung nababasa nyo, pakibasa na lang, ha? O sa tanong, ano daw klaseng marka ang naiiwan gaya ng screwdriver? Okay, anong klase daw marka ang tawag sa mga scratch ng ano, screwdriver na ginamit para buksan yung cabinet para makapagnakaw? Anong tawag doon? Diba, yung letter B tsaka letter D, kung alam nyo yung dalawa na yan, hindi nyo na pipiliin sa choices yan. Kasi bakit? Diba, yung stop mark tsaka skid mark, yan ay belong sa traffic management accident investigation. Diba? Traffic management investigation, yung stop mark and skid mark. Diba? Ito yung mga rotation ng gulong. Diba? Ito yung applic, diba? Sa skid mark naman, diba? Pag preno ng driver, i-stop yung gulong, pero yung ano, yung bakas ng gulong, skid mark yon kapag ka nakahinto, di ba? Bigla ang preno. Di ba? May magagasgas yung gulong, yun yung maiiwan. Yun yung tinatawag na skid mark. Yung stop mark naman magkakaroon ng bakas, di ba? Habang ano, umikot din yung ano, gulong upon braking. Okay? So ibig sabihin ang pagpipilian niyo lang dito, either letter A or letter C. Diba? So, sa tingin nyo, anong sagot dito? Ang sagot dito is letter C. Tool marks. Ito yung mga tools na ginamit doon sa, ano, pag na nakaw. Diba? Either screwdriver, plies, ano pa, martilyo, sa mga martilyugang. Diba? Tools, ibig sabihin, ito yung tools na ginamit doon sa pagbukas or sa mga pagnanakaw. Okay? Yes or no? No? Ang sagot dito is tool marks evidence. Usually, sa mga robbery cases, di ba? May mga kanya-kanya or mga iba't ibang ano, handy tools na ginagamit, di ba? Para pwersang ma-open yung mga bolt, cabinet, na kung saan doon nakalagay yung mga pera or mga alahas. Okay? So, next is yun. Okay, so proceed to the next question. Kung nababasa nyo siya. So ang tanong, how many hours after death rigor mortis is detected? O, ilang oras daw bago makita o bago ma-determine na matigas na ang bangkay ng isang tao? Usually mga ilang oras. Diba ito yung sinasabi ko sa inyong post-mortem changes? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyong post-mortem changes. Pag sinabi post-mortem, after death changes ng body, ng katawan ng tao. Okay? So any guess, anong sagot dito? How many hours after death rigor mortis is detected? Ilang oras daw after death?
na yung bangkay ay magsisimulang tumigas. Immediately. Okay? Immediately. Ano pa? Any guess? Yung immediately after death, ito yung tinatawag na ano? Instantaneous rigor. Diba? Instantaneous rigor pag sinabing immediately death, ibig sabihin, immediately natitigas ang katawan na agad ng bangkay after death kapag ka, ano, nag-suicide, nag-baril sa ulo, diba? Pag sinabing, ulitin ko ha, yung letter A, pag sinabing immediately, nangyayari lang to sa mga suicide cases. Yung mga nagbabaril sa ulo, yung mga nagpapakamatay. Tama? Diba? So ang pinaka question, so ang pinakasagot dito, how many hours after death rigor mortis is detected? Take note. Unang madedetect ang sign ng rigor 2 to 6 hours after death. Okay? Ulitin ko ha. Rigor mortis usually detect from the dead person 2 to 6 hours after death. Okay? So ano sagot dito? So malalaman nyo agad is 2 hours after death, magsisimula ng tumigas ang bangkay ng isang tao. Okay? So ang sagot dito is letter B. Sa akin din, iba yun eh. Pero syempre sa patay yung pinag-uusapan natin, loko kayo ha. Sa Facebook tayo. Okay? So ang sagot dito, 2 to 6 hours after death, diyan mo na makikita yung sign ng rigor mortis, unti-unti. Okay? Meron pa tinanong sa board exam nung June 2019 board exam question. Hindi ko lang sinama dito. Okay? Hindi ko lang sinama dito yung tinanong sa board exam nung June 2019 board exam question. Ang sabi sa tanong, saang parte ng katawan mag-uumpisa yung rigor mortis ng isang tao? Saan daw mag-uumpisa or saan daw parte ng katawan ng tao mag-uumpisa yung pagtigas ng katawan ng bangkay after death o yung pinatawag na rigor mortis? Ito yung choices ha. Head, jaw, sa neck, o sa mga limbs. Ulitin ko yung question ha, kung na ano niyo, kung nasundan niyo. Rigor mortis usually appear in what part of the body of the person after death? Diba? Letter A, sa head or sa ulo? Sa jaw or panga? Letter C, neck or sa leeg? Letter D, sa limbs. Take note, ha, tinanong sa board exam yun. Ang sagot, sa jaw. Dun mo unang makikita yung ano, sign ng rigor mortis kapag tumigas na yung panga. Wala namang namatay na nakasara yung bibig. Diba? Wala namang bangkay or wala namang namatay na ano, nakasara yung bibig. Usually, lahat ng patay is nakanganga. Okay? Ibig sabihin, mag-uumpisa yung sign ng rigor mortis from jaw pababa. Nakuha nyo? Okay? So, yan yung early sign of rigor mortis. 2 to 6 hours after death, malalaman mo na yan. Natitigas na unti-unti yung bangkay ng isang biktima. Okay, so very good naman yung mga sumagot ng jaw or panga. Tinanong sa board exam yan. Okay? Yung sinasabi ditong letter A, immediately, usually sa mga suicide case lang po ito. E paano yung mga namamatay na ano? Yung namatay through violence, namatay sa pamamagitan ng natural disease or sakit. Diba? So 2 to 6 hours after death. Diba? Tapos 24 hours already complete, di ba?
Pag lumipas na ng 24 hours, already complete. Pag dumating ng 36 hours or almost 3 days, ibig sabihin, kompleto na ang tumigas yung katawan ng bangkay. Okay, so let's proceed to the next question. Okay, kung nababasa niyo yung question, pwede niyong basahin. Tsaka pwede rin kayong mag-guess kung ano yung sagot. Dito sa review natin, huwag kayong mag-alala kung magkakamali kayo. Normal lang yan. Okay? Ang ginagawa natin dito is pinapractice namin kayong mag-reason out at mag-analyze. Kasi ang board exam question, more on analyzation and elimination of the choices. Okay, 17, introducing physical evidence at the trial. Diba? Three important factors must be constructed. Unang-una, the evidence must be material and relevant. Diba? O material, yung physical evidence, yung mga nakuha sa crime scene, gaya ng kutsilyo, fingerprint. Diba? Tapos dapat yung ebidensya na nakuha sa crime scene ay relevant doon sa na nangyari. Kasi kung irrelevant yan, i-dismiss ng korte yan dahil wala kang sapat na ebidensya. Okay? So, pangalawa, the evidence must be material. Diba? The evidence must be material and relevant. Second, article must be properly identified. Pag sinabing article, yun yung mga ebidensya na may proper markings. Okay? Diba? Isipin nyo lang kung ano yung mga ginagawa sa crime scene procedure. Diba? So, di importante. Okay? Kasi kung sino yung huling humawak ng ebidensya at nagkaroon ng alteration or contamination, ang mananagot dyan yung yung may last touch o kung sino yung may huhawak na huli. Kung sino yung may hawak o yung huling may hawak ng ebidensya. Okay? So, ang sagot dito, chain of custody must be established. Yun na ang importante sa lahat, yung chain of custody. Kasi dito mo malalaman kung sino dapat ang mapanagot sa mga ebidensya na nagkulang, nasira. Diba? So, para maging proper yung court procedure na ipepresent mo dun sa ebidensya na ipepresent mo dun sa yan is nasusunod. Okay? Ang sagot dito is letter D. Chain of custody must be established. Okay? So last two questions na muna tayo sa para sa ngayon, okay? So nagprepare lang ako ng 20 questions na lumabas sa board exam.